Yo, what's up mga ka-Spikes? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinik and channel na malupit kung sa pinag-usapan natin pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. At sa video natin ito mga ka-Spikes ay ating tatalakayin ang usaping Sonic the Hedgehog versus the real hedgehogs. Disclaimer lamang po, lahat ng impormasyong aking mababanggit ay mababasa din sa iba't ibang online site at articles. Simulan na natin to. Si Sonic the Hedgehog ay isang karakter sa video game na binuo at pagmamayari ng Sega taong 1991. Si Sonic ay isang mabilis na blue hedgehog na nakikipaglaban sa isang mad scientist na nagngangalang Dr. Eggman. At sa mga sumunod na taon, ang buhay ni Sonic ay isinapelikula at nagkaroon pa nga ng ilang mga series. Sa puntong ito ay ating pag-usapan ang karakter ni Sonic at ang mga totoong hedgehogs. Number 1. Si Sonic ay napakabilis na parang singbilis ni Flash. Samantala, ang mga totoong hedgehog ay hindi singbilis ni Sonic na tumatakbo lamang sa bilis na 4 miles per hour. Hindi sila singbilis ni Sonic, ngunit hindi naman singbagal na mga mammals na merong sinlaki at singhaba ng kanilang mga paa. Number 2. Si Sonic ay isang social animal, umahilig sa pakikihalubilo at pakikipagkaibigan. Katunayan, si Sonic ay maraming kaibigan gaya ni na Charmy na isang bubuyog, Tails na kanyang BFF o best friend na isa namang lobo, si Espio na isang chameleon, ang paniki na si Rogue, si Vector naman na isang buwaya, ang pusang si Blaze, at marami pang iba. Samantala, ang mga totoong hedgehogs ay hindi mo makikita na nakikipaglaro sa mga lobo at sa iba pang hayop. Sa katunayan, sila ay mga solitary animals at bibihirang makitang may kasama maliban kung bagong panganak kasama ang mga haglets o sa kanilang mating o courtship. Kayo mga ka-Spikes, may nakikita ba kayo mga hedgehog sa wild na nakikipaglaro sa iba't ibang uri ng mga hayop? Kung meron, please comment down below. Number 3. Si Sonic ay may matalik na kaibigan na nagngangalang Miles Tail Prower. Sa mga totoong hedgehog, posible nga bang mag-BFF ang mga hedgehog at ang pucks o tinatawag nating lobo? Siyempre, ang sagot ay hindi, sapagkat ang mga pucks o lobo ay kabilang sa mga natural na predator na mga hedgehogs natin sa kanilang natural na tirahan. At bago tayo magpatuloy mga ka-Spikes, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel kung bago ka pa lang sa ating channel, siyempre. Pakipindot mo na rin ang bell icon na yan para manotify ka sa mga bagong videos pa na i-upload natin. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang ating FB page, ang Spikes and Fur, at syempre ang ating Muntalban Feeders Farm. Sa lahat naman nangangailangan ng dubia at superworms, punta lang po kayo sa page at inyo po akong i-PM at sasagutin po kayo ng ating mga staff. At syempre, maraming salamat po sa mga tumatangkilig sa ating pesting kabuhayan sa Muntalban Feeders Farm. At shoutout po kay Mark Lester Maraingan, ang ating kaibigan. Pakisuportahan nyo po ang kanyang channel. Meron din po siyang YouTube channel, ang Mark's Amazing Pets. Kung mahilig po kayo sa mga katulad nitong content, ay naanyayahan ko kayo mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Shoutout din kay Joel Polo na laging nakatutok sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panunood. Shoutout din kay Charisse Cristel
Galvadores na palagi ring nanonood at nakatutok sa ating YouTube channel. At sa lahat ng mga masugid nating mga ka-spikes, saan mang panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyo. God bless at sana po ay patuloy po kayong sumuporta sa ating munting YouTube channel. Ituloy na natin ang kwentuhan. Number 4. Ang pinakamalaking banta kay Sonic ay isang tao, isang mad scientist na pinangalan ng Dr. Eggman Robotnik. Katulad sa pelikula, sa totoong mundo, tayo mga tao ang itinuturing na biggest threat ng mga hedgehogs. Dahil sa tinatawag nating kaunlaran at patuloy na pagkasira sa kanilang natural na habitat, dahil sa pagtatayo ng mga kabahayan, kalsada at iba pa, ay unti-unti natin silang pinapatay nang hindi natin namamalayan. Kaya't sa mga katulad kong may alagang hedgehog, ay mahalin natin sila ng mabuti at alagaan. Ibigay ang kanilang pangangailangan upang mabuhay sila ng mas matagal at makasama natin sa araw-araw. At muli, para sa ating mga kaibigan, ka-spikes na nag-aalaga ng hedgehogs dito sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyong lahat. Ipatuloy po natin ang ating passion. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag nating hayaang bumaba ang kalidad ng mga alaga nating hedgehogs. Maraming salamat din sa mga taong patuloy na nagsusulong na maiangat ang kalidad ng ating mga alagang hedgehogs. Balita ko may parating na black hedgehogs dito sa Pilipinas. Congratulations sa iyo at sana'y maipagpatuloy mo ang passion na maiangat ang kalidad ng hedgehog natin dito sa ating bansa. Bago tayo magtapos ay binabati ko ang lahat ng mga member natin sa Philippine Exotic Hedgehog Society. At kung hindi pa po kayo member ay pwede po kayong mag-member sa FB group na yan. Sagutin lamang po ninyo ang mga katanungan kapag kayo po ay magjo-join sa nasabing FB group. At muli, ito si Kuya Ricky na ang inyong ka-spikes na muli nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at dito na po muna natin tatapusin ang video ito. Maraming salamat po sa muling pagsama at pagtutok sa ating maliit na YouTube channel. Mga ka-spikes, magkita-kita tayo muli sa susunod na episode na Spikes and Fur TV.